Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Samantala, sinuspindi ng Office of the Ombudsman ang ilang opisyal ng pamahalaan na isinasangkot umano sa manumalyang pagbili ng COVID-19 supplies sa kumpanyang Farmally. Nagpapatrol, Adrian Ayalin. 33 opisyal ng gobyerno ang pinatawan ng 6 na buwang preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Kabilang sa mga sinuspinde ang noon ay Procurement Service Department of Budget and Management Undersecretary Lloyd Christopher Lau at si dating PSDBM Procurement Group Director at ngayon ay Overall Deputy Ombudsman Warren Rex Leong. Dawit sila sa umano'y maanomalyang pagbili ng mga COVID-19 supplies mula sa kumpanyang Farmally Pharmaceutical Corporation. Kasama rin sa sinuspinde ng Ombudsman ang iba pang PSDBM officials at mga opisyal ng Department of Health at Research Institute for Tropical Medicine. Sinabi sa desisyon ng Ombudsman na may matinding ebidensya laban sa mga respondent na naharap sa mga kasong grave misconduct, gross neglect of duty, serious dishonesty, at conduct prejudicial to the best interest of the service. Maaaring mauwi sa pagkakasibak sa serbisyo ng mga sangkot ang mga kasong nabanggit. Sa pahayag na binasa ng abogado ni Leong, itinanggi niyang may ginawa siyang labag sa batas. Para klaro, hindi po ako kumita dito. Kaya ang hamon ko po ay ituro ng kinaukulan kung sino talaga ang mga kumita dito. Unfair na madamay ang mga inosenteng tao sa kasong ito. Kabilang sa nabanggit sa suspension order na iniimbestigahan ng Ombudsman, ang pagbili ng mga RT-PCR test kits ng 3 beses noong 2020 na may kabuang halagang mahigit 4 na bilyong piso. Sa pahayag ng PSDBM, nirerespeto nila ang desisyon ng Ombudsman sa mga biniling pandemic supplies noong 2020 at 2021 sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Kaisa rin sila sa paghahanap ng katotohanan at patuloy na paglaban sa korupsyon. Ayon naman sa DOH, iginagalang nila ang desisyon ng Ombudsman pero iginiit nilang may integridad ang mga sinuspindeng opisyal at malaki ang ginampanang papel sa COVID-19 response ng pamahalaan. Giniit din ng DOH na limitado lang sa pagbibigay ng technical inputs ang papel ng DOH at RITM sa pagbili ng mga supply para sa pandemya. Tiniyak din ng DOH na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Tuloy-tuloy ang trabaho ng kagawaran at we will be cooperating with our government agencies, Ombudsman and the others, kung magtutuloy-tuloy pa po ang investigasyon. Alam mo natin kung ano ang totoo, alam mo natin ang ating integridad at commitment. Ito. Sa pahayag naman ni Senador Risa Ontiveros na isa sa mga kasamang nag-imbestiga sa Farmally transaction sa Senado, pinagtitibay ng Ombudsman ang natuklasan nilang malakas na ebidensya laban sa mga sinuspinding PSDBM officials. Nagpapasalamat tayo sa Ombudsman sa pagiging tapat nito sa mandato na papanagutin ang mga gumagawa ng masama at labag sa batas. Inaasahan din namin na magbubukas ng investigasyon sa issue ng PPEs at iba pang overpriced procurements. Umaasa rin si Ontiveros na may iba pang pangalang lilitaw sa investigasyon at hindi lang mga empleyado at mid-level officials ng gobyerno. Adrian Ayalin, ABS-CBN News. Naniniwala po si Pangulong Bongbong Marcos na kinakailangan ng makabagong teknolohiya para matugunan ang krisis sa tubig. Samantala, humingi rin ng patuloy na suporta ang Pangulo sa Filipino-Chinese businessmen para sa mga proyekto ng kanyang administrasyon. Nagpapatrol, Joyce Palacio. Ilang araw matapos magbabala ang pag-asa sa posibilidad na El Nino ngayong taon, inamin ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na nakararanas ang bansa ng krisis sa tubig. Sa kanyang pagharap sa Water Philippines Conference and Exposition sa Pasay City, sinabi ng Pangulo na matagal na ang krisis na ito. Every single urban community and even some rural communities in the Philippines have a water crisis. And it's something that we have continually postponed. We do not examine it. We do not look at it. Just find other ways and put up with the idea that once in a while,
We'll have to pull out our buckets and fill our bathtubs with water because there's not going to be water for the next 24 hours. Sa Pilipinas, Anya, karamihan ng supply ng tubig ay nanggagaling sa underground aquifers at hindi napapakinabangan masyado ang surface waters. Kinakailangan din, Anya, ng bansa ng mga bagong teknolohiya para sa water treatment tulad ng ginagawa sa mga desert countries gaya ng Israel. They use water 3 times. Every bit of fresh water is used always more than once. These are the kinds of thinking that we have to apply to the Philippines because of the crisis that we are facing and how debilitating it will be to the entire economy, to the entire society, if our water supply problem continues to get greater. Para tutukan din ang isyu sa tubig, nilagdaan na rin Anya ng Pangulo ang isang executive order para sa pagtatatag ng Water Resource Management Office na siyang kikilos pansamantala habang nakabinbin pa mga panukalang batas para sa pagkakaroon ng hiwalay na Department of Water Management. We all know the Philippines is not a dry place. And why do we not have enough water? So, we have to employ these technologies and make a cohesive policy and make a cohesive plan for not only NCR, not only for urban areas, for the entire country. Samantala, humingi naman ng patuloy na suporta si Pangulo Marcos sa Filipino-Chinese business community sa mga programa ng kanyang pamahalaan. Si Pangulo Marcos ang panauhing pandangal sa biennial convention ng Federation of the Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated sa Pasay City kanina. Since your inception in 1954, the Federation has become certainly a catalyst for growth. And that is why we have very early on in this administration identified the private sector and the different communities within the private sector as our partners in our transformation of our economy and of our society. Dahil, Anya, sa matatag na suporta ng grupo, lalo na nung pumunta siya sa China, nasa 9 na po na ang active investment deals mula sa Chinese companies sa larangan ng manufacturing, information technology, business process management at renewable energy ang tinututukan ngayon ng Board of Investments. Joyce Balancho, ABS-CBN News. Sa ibang balita naman, nagbabala ang grupo ng mga renewable energy developers na lalo pang tataas ang singil ng kuryente sa susunod na 3 taon. Kaya alok nila sa publiko ang paglalagay ng solar panels sa bubong ng mga bahay. Kung kapos naman ang budget, pwedeng umutang sa pag-ibig fund sa ilalim ng home improvement loan. Nagpapatrol, Alvin El Chico. 2 aircon, may ref, induction cooker at iba pang appliances ang gamit sa bahay ni na Melot. Kaya umaabot na mahigit 4,000 pesos dati ang bill nila sa kuryente. Pero mahigit kalahati ang nabawas sa bayarin nila matapos magpakabit ng 2 kilowatt solar panel sa bubong. Doon nagsimulang ma-realize namin yung savings. Ngayon, hindi na umaabot ng 2,000 yung ano ko eh. May aircon pa ako na dalawa. Mga 1,900 yung pinakamataas ko lately. Nasa 200,000 pesos ang nagastos ng dating direktor ng Department of Energy sa solar panel, pero sulit naman daw ang benepisyo. Imbes na nag-i-invest ka sa kotse na hindi na deteriorate din siya, di ba? So yung solar, mag-i-invest ka na malaki-laki pero may mababawi ka rin expenses lalo na sa kuryente mo. Ang presidente ng grupo na renewable energy developers, mas maraming solar panels ang inilagay sa bahay dahil isa umano itong investment. Ang interest mo ngayon sa bangko, wala pang siguro 1%. Kapag nakatipid kayo ng kuryente at pag na-recover nyo na yung buong investment, ang kita nyo ho dyan, 15 to 20%. Yung aking 6.6 kilowatt, kalahati na lang ho ng aking 20,000 ang binabayaran ko ngayon. 10,000 a month na lang po ako. Sulit tumano ang solar panels dahil siguradong lalo pang tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na taon. Prices are sure to go up.
because we have less supply and we have higher demand. Kung kaunti lang ho ang available sa merkado, no, madami yung bumibili, tumataas ang presyo. Yan ho ang nangyayari sa atin every summer. Totoo namang may kamahalan pa rin ang solar panels, pero pwede pala itong idaan sa home improvement loan ng Pag-ibig Fund kung saan may premium o dagdag na mauutang ang miyembro kung ang ipapaayos sa bahay ay kasali sa tinatawag na green option. Kung maglalagay halimbawa ng solar panel sa bahay, may dagdag na 3% premium. For example, okay, in-appraise yung value ng bahay mo at 1 million, tapos nakita namin na may balak kang mag-install ng solar panels, so dadagdagan namin plus 30,000 pesos yung appraised value ng bahay. So magiging 1,030,000 pesos. Nagbigay ng halimbawa ang Pag-ibig Fund ng iba pang green features para makuha ang dagdag premium na 20% ng appraised value ng bahay. May tinatawag silang natural ventilation up to 2% na premium. Mm-hmm. Pag hydro energy, wind energy up to 3% na premium. So if you have all of our green features, maximum nun 20% premium. Pero kailangan i-submit sa Pag-ibig Fund ang titulo ng lupa at bahay, renovation plan at bill of materials na gagamitin sa proyekto. Ang Philippine Solar Alliance naman nag-partner sa ilang bangko para sa financing ng solar panels. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Ramdam na unti-unting pagtindi ng init ngayong opisyal nang nagsimula ang summer. Kaya paalala ng mga doktor, mag-ingat sa dehydration dahil maari itong humantong sa malalang kondisyon. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Nagpahinga muna sa lilim ang delivery rider na si Warlito matapos ang sunod-sunod na delivery kaninang tanghali. Ramdam niya kasi ang epekto ng matinding sikat ng araw. Sobra talaga, halos magdoble yung tingin mo sa kalsada sa sobrang init. Tapos sa likod, pawis talaga. So kailangan talaga may towel. Opo, para pamunas po na pawis po. Stroke survivor din si Warlito, kaya laging may baong gamot, pang maintenance at tubig. Pero may sakit man o wala, importante ang pag-inom ng sapat na tubig tuwing tag-init. Katunayan, hindi lang 8 baso, kundi 10 hanggang 12 basong tubig ang kailangan, ayon sa isang doktor. Ito ay para maiwasan ang dehydration na punot dulo ng maraming komplikasyon. Eventually kasi magkakaroon ka na ng heat exhaustion. Andiyan na yung parang pag-init ng katawan, may mga simptomas na konti, no? Like yung mga headache, body malay or body weakness, no? And then syempre, nagkakaroon pa rin ng thirst, no? And then, syempre, papunta na sa heat stroke yung mga napabayaan. Like, nawala ng malay, sobrang sakit ng ulo, nagsusuka, tapos minsan ang taas-taas ng BP, at syempre, it may lead to death. Maaari ring humantong sa heat stroke ang biglaang pagsakay sa sasakyang matagal na bilad sa araw. Hindi rin dapat uminom ng bottled water na nababad sa init. Once kasi na yung bottled water mo ay na-expose dun sa direct sunlight, no? Or sabi natin, ang taas na ng heat niya, no? Pwede kasing yung mga chemicals from the bottle, pwede mag-mix kasi dun sa water na pwede mong inumin. Pinapaalalahanan din ang mga magbabakasyon na magsuot pa rin ng mask kung nasa kulob at matataong lugar gaya ng airport. Pagbalik naman mula bakasyon, inirerekomenda ang pagpapahinga ng isang araw o 3 araw. Para sa mga may sintomas gaya ng sipon o ubo, para na rin makapagpa-check up o test bago bumalik sa trabaho o makihalubilo sa mga taong may problema sa kalusugan. Hindi kasi pare-pareho yung health ng tao. May mabababang resistensya, may mga malalakas. Kaya once kasi na paano na lang kung natamaan yung mababang resistensya. Kaya pwede talaga sila magkaroon ng mga severe COVID. Nagbabala rin ang Philippine Red Cross sa food poisoning at mga usong sakit gaya ng dengue, tigdas, flu, sore eyes, bulutong at bungang araw. Kaya bukod sa pag-inom ng malinis na tubig, kasama sa payo ng PRC, ang paghuhugas ng kamay, maayos sa pagluto ng pagkain, pagkain ng masusustansya, paggamit ng sunscreen na lagpas SPF 30, paggamit ng payong at sombrero, pagsusuot ng light-colored na damit, pag-iwas sa sun exposure mula 11 a.m. hanggang 3 p.m., paggamit ng mosquito repellent,
at pagtatakip ng bibig at ilong kapag bumabahing o umuubo. Maaari ring tawagan ng mga PRC hotline kapag may emergency. Zen Hernandez, ABS-CBN News. Sa Tatak Star Magic Celebrity Conversations, inamin po ni Donny Pangilinan na hindi madali ang pagiging showbiz royalty. Mula naman pagkabata, pangarap na ni Andrea Briantes na mag-artista. Yun nga lamang, sadyang pahirapan ito. Nagpapatrol, Ganiel Krishnan. Bagamat artista ang mga magulang, hindi inakala ni Donny Pangilinan na ito rin ang kanyang career na tatahakin. Sa Tatak Star Magic Celebrity Conversations, ikwinento ni Donny kung paano hinarap ang pressure sa pagiging showbiz royalty. It's not easy, especially to start kasi syempre ang daming expectations, daming pressure. Pero after a while, you know, you get the hang of it. And I would say I'm very blessed to be in this industry, to be in this position. Napaamin naman si Donny na happy ang kanyang puso ngayon, lalo na sa mga katrabaho, tulad ni Bel Mariano. It's just nice to have that sort of chemistry with someone, that sort of bond that goes beyond just what you see in the camp. Si Andrea Briantes naman mula pagkabata talagang gusto nang mag-artista. Pero anya, hindi naging madali ang daan sa kanyang pangarap. Magko-commute ako, pipila ako, magko-audition, hindi makukuha, madidismaya. Pero magko-audition pa rin. Anong gusto mo maging paglaki mula sa police, next year, lawyer, next year, nurse. Ako consistent. No regrets naman si Robbie Domingo na 15 years na sa industriya kahit hindi natupad ang pangarap niyang maging doktor. Mga batchmates ko, they get to wear a white coat all the time. Yung seal of their profession. Pero ako, I get to wear a white one, a black one, a blue one. Doesn't matter. A pink one. A pink one tonight. Naniniwala ang The Voice Kids host na sa kanyang pagpasok sa industriya, nahanap niya ang purpose niya sa buhay. Because of those certain snippets, yun yung little puzzles na bumuo sa bigger picture at continuously na bumubuo sa isang bigger sketch. And that is the meaning of my life, to be in the service of the Filipino. Mapapanood ang mga Tatak Star Magic Celebrity Conversations sa Star Magic YouTube channel, kung saan susunod na sa sabak si Aljun Mendoza, Gerald Anderson, at Erich Gonzalez. Ganiel Krishnan, ABS-CBN News. Naglatag ang kampo ni Representative Arnulfo Tevez Jr. ng ilang kahilingan para sa kanyang seguridad na kung mapagbibigyan ay agad umano itong uuwi sa bansa. May mga question naman ang abogado ni Tevez sa naging imbestigasyon ng komite sa Kamara na nagre-rekomenda ng kanyang suspensyon. Nagpapatrol, Vivian Gulia. With 292 members voting in the affirmative, matapos patawan ng dalawang buwang suspensyon dahil sa disorderly behavior, kaugnay ng patuloy niyang pag-absent sa Kamara, sinabi ng kampo ni Negros Oriental 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. na kinikilala nito ang kapangyarihan ng Kongreso na disiplinahin ang mga miyembro. Pero plano ng kampo ni Tevez na sumulat sa komite para tanungin kung bakit hindi nasunod ang dalawang araw na notice bago magpatawag ng special session. At kung bakit pinaikli sa 5 araw ang karaniwang 10 araw na panahong ibinibigay sa iniimbestigahan para rumesponde. Habang hindi pinayagang magpaliwanag at mag-privilege speech sa pamamagitan ng video conference si Tevez. Ang hindi ko po maunawahan from my point of view as a lawyer is what accounted for the urgency. Hindi naman po mapaparalisa ang business ng House of Representatives kung wala si Congressman Tevez. That's the discretion of the committee. It's allowed. Dito sa kasong ito ni Congressman Arnie Tevez, the chair together with the members of the Committee of Ethics and Privileges deemed it just proper to suspend those so that we could properly investigate and also give Congressman Arnie Tevez ample time. Tanong din ni Attorney Ferdinand Topacio, paano maikokonsider ang disorderly behavior ang pamamalagi ni Tevez sa ibang bansa kahit paso na ang travel clearance mula Kamara gayong may banta umano sa kanyang buhay. Hindi naman aniya binastos ni Tevez ang sinumang miyembro ng Kamara at magalang naman itong nakipag-usap kay House Speaker Martin Romualdez para ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Pero giit ni Ethics Committee Vice Chairperson Representative Ria Vergara,
walang nakita ang komite na sapat na ebidensya kaugnay ng sinasabing banta sa buhay ni Teves. Sabi nito Pasyo, kung si Teves ang tatanungin, ayaw na sana niyang dalhin pa sa labas ng kamera ang issue ng suspension. Pero depende sa paliwanag ng komite, nananatiling option ang pagdulog sa Korte Suprema. Hanggang ngayon, mataas pa rin ang respeto ni Congressman Teves sa kanyang mga colleagues, and he's really very reluctant to bring this matter outside of the halls of Congress. Out of respect na rin. But natitignan namin. I'm confident that we did not transgress or we did not overstep our mandate. There was a 292 majority, I mean zero abstentions, zero negatives that upheld the findings of the committee. So I'm confident that the committee did its job. Nagpasalamat naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kampo ni Teves sa alok na security arrangements para makauwi sa bansa ang mambabatas. Nagbigay na rin ang kampo ni Teves ng wish list sa House Speaker kaugnay ng hiling na proteksyon ng kongresista. Ayon kay Topacio, ginarantiya na ang ilan dito at patuloy ang negosasyon para sa iba pa. Kung yun pong mga request po namin ay mapagbibigyan at sasabihin sa aming, okay na po yung mga hinihiling ninyo, pupukagad si Congressman Teves. Kahit naman suspendido si Teves, sinabi ni Topacio na mananatiling bukas ang opisina ng kongresista kung saan pwedeng dumulog ang kanyang constituents. Vivian Gulia, ABS-CBN News. Alamin natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, mas magiging mainit pa ba bukas? Bernadette, mas magiging mainit bukas at sa mga susunod pang araw. Wala pa rin kaulapan sa halos buong bansa maghapon kanina, pero naging maulan naman sa Eastern Visayas dahil sa thunderstorms. Ngayong hapon, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init dyan sa Cotabato City. Sa ganitong sitwasyon, posible na po ang heat cramps at heat exhaustion at ang patuloy pang pagkabilad sa arawan ay pwedeng mauwi na sa heat stroke. Samantala, ang easterly susilanganin naman ay iral pa sa malaking bahagi ng bansa hanggang sa weekend at aatras na pagsapit ng Linggo ang ridge o extension ng high pressure area na kasalukuyang nakaapekto pa sa northern at central Luzon. Wala pa rin nakakitang sama ng panahon hanggang sa susunod na Linggo. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas sa Mindanao, may mga pag-ulan sa hapon dala ng thunderstorms dito po sa Caraga, northern Mindanao, sa may bahagi ng Davao at Zamboanga Peninsula at malalakas ang pag-ulan dito po sa may Lanao del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. May mga pag-ulan pa sa gabi sa Davao, Lanao at Maguindanao provinces. Papalo po sa 40 degrees Celsius ang heat index bukas sa General Santos City. Sa Visayas, may mga pag-ulan sa umaga, sa Samar at sa hilagang bahagi ng Negros Occidental. Pagsapit naman tanghali sa Leyte provinces, may aasang mga pag-ulan at muling uulan sa Samar Island pagsapit ng hapon na mababawasan pagsapit na ng gabi. Nasa 40 degrees din ang heat index bukas sa Bacolod City. Sa Palawan, may mga di magtatagal at di kalakasang pag-ulan bandang hapon sa gitnang bahagi ng probinsya. Sa Luzon, may ulan sa umaga dito po sa may Sorsogon. Sa tanghali hanggang hapon, may mga pag-ulan sa Camarines Sur, Quezon at Oriental Mindoro. At sa gabi, may mga pahinang pag-ulan naman sa Pangasinan. Nasa 42 degrees Celsius ang tinatayang heat index bukas sa Tarlac City, 41 degrees naman sa Dagupan, maging sa Kabanatuan at 40 degrees sa Batangas City. Papalo rin sa 41 degrees ang heat index bukas ng hapon dito po sa Metro Manila, pero mababa pa rin ang tsansa ng pag-ulan. Kapamilya, huwag pa rin kalimutan ang madalas na pag-inom ng tubig at ang pag-iwas sa pagkabilad sa araw. Yan ang update sa ligay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Siniguro po ng Senate Blue Ribbon Committee na iimbestigahan nila ang umano'y irregularidad sa importasyon ng asukal. Samantala, tumaas na ng 20 piso ang presyo ng karne ng baboy sa ilang palengke sa Metro Manila. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Sa huling sesyon ng Senado bago mag-recess, tiniyak ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Francis Tolentino na inaaksyonan ng komite ang mga isyong iniaatas na siyasatin nito. Kabilang dito ang umano'y pagpabor ng Department of Agriculture sa tatlong traders para mag-angkat ng asukal at pagbibigay ng labis na alokasyon. Rest assured
that we will hold accountable those who should be held accountable and punish those who should be punished. Una nang nanawagan sa komite sina Senator Risa Ontiveros at Senate Minority Leader Coco Pimentel na imbestigahan ang importasyon ng 440,000 metric tons ng asukal. Sa panayam sa teleradyo, kinwestiyon ni Ontiveros ang tila pagpabor sa tatlong importers. Tangtanging paliwanag di umano hanggang sa ngayon ni DA Senior Yusek Panganiban ay itong tatlo daw ang most capable. Huh? Ano naman po ang kanilang criteria para sabihing most capable? Di ba mas maraming nag-i-import, mas maraming magko-compete? Bumaba, sa presyo. Diba? Sa mga palengke, naglalaro pa rin sa 80 pesos hanggang 110 pesos ang presyo ng asukal base sa monitoring ng Department of Agriculture. Sa Kamuning Market, 97 pesos ang puting asukal sa pwesto ni Aling Lulu. Kwento niya, mataas pa rin ang benta sa kanila ng mga supplier. Konti lang naman ang tubo dyan. Pagod mo pa, nagbabayad ka pa ng mga pwesto. Plano ng Department of Agriculture na ibenta sa Kadiwa stores ang mga nakumpiskang smuggled na asukal, bagay na tinutulan ng samang industriya ng agrikultura. Ibaon at huwag na pakain sa tao dahil hindi natin alam yung source nito. Kung ito ba reject sa other countries, contaminated ba ito? So bakit hindi binenta dun sa bansa nila? Bakit tinala dito sa ating bansa? Nasa 80,000 sako ng nasabat na smuggled sugar ang inaasahang ibebenta sa higit 300 Kadiwa stores sa bansa. Bukod sa asukal, posible ring ibenta sa Kadiwa stores ang iba pang nasabat na smuggled na produkto gaya ng bigas. Ayon sa DA, kailangang makapasa muna ito sa phytosanitary inspection. Except for perishable. Ang perishable kasi, alam mo naman eh, pag nasira or dangerous dun sa ating mga consumers, mas mahirap. So better siguro ang pinag-usapan namin initially, yung atin pong asukal at saka yung bigas kung meron. Pwede kasi hindi naman siya perishable. Samantala, tumaas na ng hanggang 20 pesos ang presyo ng karne ng baboy habang papalapit ang Holy Week. Ramdam na rin ng mga nagtitinda ang pagbaba ng demand. Kasi kukunti ang kinakatay pagka ganitong panahon. Tumaas nga, tumaas kami ng 10 piso. At tataas pa, may pasabi na. Hinikayat naman ng DA ang mga retailer na kumuha ng supply sa mga kooperatiba kung mataas ang presyo ng mga trader. Hopefully, they will be willing to start yung kanilang pag-place ng order sa ating mga co-ops para mas mura din po nila makuha at mas mura din po nila maibibenta sa palengke. Pag-aaralan naman ng DA sa price and volume watch kung may sapat na supply ng karne at kung ito ang dahilan ng pagsipa ng presyo. Lady Vicentio, ABS-CBN News. Nababangala na ang hog raisers sa Cebu dahil sa pagkalat ng African swine fever. Hinigpitan na rin ng Cebu City ang kanilang border control. Sa kabila nito, niluwagan naman ng Cebu Province ang mga panuntunan nito. Nagpapatrol, Annie Perez. Halos walang tao sa slaughterhouse na ito sa Barangay Inayawan, Cebu City. Sa kabila nito, si Mang Rogelio umaasang may bibili pa ng kinatay na baboy. Galing pa siya sa bulubunduking barangay at bumaba lang para maghanap ng mamimili. Anya, hindi rin madali ang magbenta ng baboy ngayon. Higpit sa tungkol sa mga kinanglanon nga mga. Sabi niya, marami pang kailangang papeles para makabenta ng baboy. Naghigpit ang lungsod dahil nakapasok na ang African swine fever sa Cebu City at iba pang lugar. Ang lokal na pamahalaan panay ang disinfection sa bawat baboy na pumapasok sa ihawan. Kauna ang panahon, may hawag mga 80 ngatos 90 ka baboy. Pero sabi ng may-ari ng ihawan, bumaba na ang kanilang kita dahil sa epekto ng ASF. 8 sample galing sa isang barangay sa lungsod ang nagpositibo sa ASF. May 12 baboy ng kinatay. Tuloy din ang border control. For those areas na like protected zone, surveillance zone, and the infected and the buffer zone, is still not allowed, actually. Pero sa Cebu Province, tinanggal ni Governor Gwen Garcia ang border control at iba pang paghihigpit.
Kumain pa siya ng lechon mula sa Carcar City, Cebu, kung saan unang naitala ang kaso. We will craft our own policies. We will define our own direction because, hello, this is the province of Cebu. Kasabay nito, binuo ng gobernador ang Barangay African Swine Fever Task Force para magsagawa ng surveillance at monitoring sa mga babuyan. We will show you how to come up with a Barangay Swine Fever Task Force down to purok level with daily monitoring and with daily report. Suportado ng grupo ng pork producers sa Cebu, pati ng Department of Agriculture Central Visayas ang hakbang ng provincial government. Ugon kayo, no? Naangin ang kadaghanan sa inventory. Sabi niya, mauubos ang supply ng baboy dahil pinapatay ang mga ito. DARFO7 strongly supports Cebu province in its fight against swine diseases. The Department of Agriculture Region 7 and the province of Cebu share a common goal of protecting the hog industry. Alinsunod sa alituntunin ng national government agencies, kailangang katayin ang mga baboy sa loob ng 500 metrong radius na pinanggalingan ng ASF. Pero hiling ng mga magbababoy sa Cebu, masugpo na ang pagkalat ng sakit sa kanilang lugar. Ani Perez, ABS-CBN News, Cebu. Ito, may magandang balita sa mga kababayan ko sa Oriental Mindoro. Magsisimula nang tumanggap ng aplikasyon sa Lunes ang insurance company ng lumubog na MT Princess Empress para po sa kompensasyon o compensation claims ng mga apektado ng oil spill. Samantala, pinatigil naman ang marinang operasyon ng kumpanya ng lumubog na barko. Live mula sa Calapan City, Oriental Mindoro, nagpapatrol si Dennis Dato. So Dennis, kung ako'y mag-a-apply ngayong Lunes, kailan ko naman matatanggap yung compensation na yun, yung kabayaran? Kabayan, no, wala pang mangyayaring bayaran sa Lunes. Kaya huwag asahan na kapag nakapagsubmit ng claim form, may kapalit na agad na pera. May 30 araw na hihintayin dahil magkakaroon pa ng mga evaluation o assessment at magkakaroon pa din ng background check. Pupuntahan, bibisitahin pa yung mga bahay ng mga nag-apply ng claim. Simula nang ipatupad ang fishing ban dahil sa oil spill, nakahilera na lang ang mga bangkang pangisda sa tabing dagat sa Barangay Estrella sa Nauhan Oriental, Mindoro. Sa ayuda muna umaasa ang mga pangisdang sina Jaime at Romel. Ay sana naman matulungan kami nang pwedeng tumulong. Yung naman ng amin, yung kaunting, wag na napakarami, yung katamtamang kwarta, panggastos. Kung maaari naman mabilis ang financial action. Ang magandang balita, inanunsyo ni Governor Hormilito Dulor na simula sa Lunes, tatanggap na ng aplikasyon para sa compensation sa pinsala ang PNI Club na insurance company ng MT Princess Empress. Kabilang sa mga pwedeng magsumiti, yung mga nawala ng kabuhayan o nasira ang mga gamit dahil sa oil spill. Kasama rin ang mga korporasyon gaya ng mga establishmento at mga lokal na pamahalaan, mga nawala ng kabuhayan sa turismo at mga mangisda. Pero kung magkanong halaga na tatanggapin ang bawat isa, didepende pa ito sa evaluation na tatagal ng 30 araw. Ilan ang huli ng isang fisherman sa isang araw? 3 kilo. Magkano niya binibenta yon? Baka 450 pesos. Ilan araw siya hindi nakahuli? As of today, 23 days. Dimultiply mo na lang, di ba? Abot yun siguro, konting kulang sa 10,000, right? Ganon ang computation. Kasama rin sa pwedeng i-claim sa insurance company ay ang mga naggastos sa coastal cleanup. Pero paalala lang tanggapan ng gobernador, dapat may mga dokumento o ebidensya na susuporta sa hihinging kabayaran. Siguraduhin natin may official receipt, siguraduhin may litrato, mas magandang ebidensya. Siguraduhin natin na tayo ay hindi magpepeke ng dokumento kasi baka later on masayang yung buong claim.
Tinatayang 20,000 pamilya ang apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Naglabas naman ang cease and desist order ang Marina laban sa operasyon ng RDC Riald Marine Services Incorporated, ang kumpanyang may-ari ng MT Princess Empress. We issued two cease and desist order. One is for purposes ng a cancellation or of the franchise or the CPC. The other one is for the to cease and desist in the operations. What we're talking about here is a big environmental crime. Yung nangyari na pag sabog ng laki sa karagatan natin sa isang lugar pa na napakasensitibo sa, kung titingnan natin sa buong mundo, isa sa pinakamahalagang lugar sa biodiversity, itong lugar na ito, napakalapit ito sa Verde Island Passage. May mga naiulat ng kaso ng pagnanakaw sa Pola Oriental Mindoro. Isa sa nabiktima ang tindahan ni Juliana na nilakawan ng soft drinks, ice cream at mga gulay. Wala man po dito nagnanakaw. Kami po tiwalang-tiwala dito. Pero ngayon huwag ka pong mag-iiwan basta ng gamit. Pero giit ng Mimaropa Police, isolated case lang ang nangyari. Kontrolado po yung sitwasyon dun sa area and we have already beef up the security. Nagsagawa naman ng aerial survey kanina ang PNP, unang inikuta ng Isla Verde sa Batangas City. Wala ng panibagong oil spill na nakita. Inikutan din ang dagat sa tapat ng Pola at Nauhan, kung saan kita ang mga langis na posibleng tumama pa sa mga bakawan. Kabayan, sa Lunes ay bubuksan ang claim office dito sa Kapitolyo ng Oriental Mindoro dito sa Calapan City. Dito sila magpupunta para maghain ng kanilang form sa pagkiklaim. Pero magbubukas din ng mga iba pang claims office sa iba't ibang lugar na apektado ng oil spill. Bukod sa mga individual, mga residente at mga nawala ng kabuhayan, mga mangisda, din sa mga nagtatrabaho sa tourism industry, ay pwede na din maghain ng claims ang provincial government at ang mga local government units na naapektuhan ng oil spill, kabayan. So mayroon din mga lugar, halimbawa dyan sa amin sa Pola, kaya kailangan po ba silang pumunta sa Kapitolyo, sa Calapan City? Yung may mga gusto maghain sa Lunes na, yung mga gusto na mauna sa Lunes na mag-file ng claims, pwede pumunta dito sa Calapan City. Pero ang tabay lamang daw, kabayan, dahil magbubukas din sa iba pang mga lugar gaya ng Pola na isa sa pinakamatinding naapektuhan, hindi daw kailangan dumagsa agad sa Lunes dito sa Kapitolyo, kabayan. Oo. Ngayon, Dennis, yung mga nagkasakit dahil nakalanghap lang ng langis, sila ba ay kasama? Yun din ang ating tanong kanina, pero yun daw ipinag-aaralan pa dahil medyo mahirap daw mapatunayan kung ikubagay sa oil spill nga nang galing yung sakit. So yan ay isa sa pinagmimitingan pa kung paano ang gagawing pagkiklaim kung mapapayagan ng insurance company, kabayan. Nako, wag naman sana magkaroon ng malaking problema yung claim na yan, ha? Maraming salamat, Dennis Dato. Mga kapamilya, malawak po ang naging pinsala ng oil spill sa Oriental Mindoro. Lubos na apektado ang kabuhayan at pang-araw-araw na pagkain nila. Kami po ay muling kumakatok sa inyong mabubuting kalooban upang mabigyan ng agarang tulong ang mga kapamilya nating nangangailangan. Maaari po kayong magpadala ng donasyon sa pamamagitan ng pagdeposito sa mga bank account na nakikita ninyo sa inyong TV screen. O kaya naman, mag-scan ng QR code. Pwede rin kayong bumili ng donation vouchers mula sa online shopping platforms na makikita sa screen. Para po sa mga kapamilya natin sa ibang bansa, scan lamang po ang QR code para makapag-donate. Maaari ninyong makita ang mga donation channels sa official page ng ABS-CBN Foundation. Sa ating patuloy na pagdadamayan, makatutulong po tayo sa mga kababayan natin na apektado ng oil spill sa Oriental Mindoro. Walang mag-iisa sa pagharap ng pagsubok na ito dahil andito tayo para sa isa't isa. Kasabay po ng International Day of Happiness, pinalabas ang isang pelikula na layong makapagbahagi ng kasiyahan sa marami. Nagpapatrol, Rod Maseras. Nasa top 76 ang Pilipinas sa listahan ng pinakamasayang bansa sa mundo base sa World Happiness Report nitong 2023. Pang-10 naman ang bansa dito sa Asia.
Mahalaga ang pagiging masaya sa maraming Pilipino kaya noong pandemya, sinimula ng isang ice cream brand ang kampanya na naghihikayat sa publiko na mag-share ng happiness sa pamamagitan ng pagpapadala ng ice cream sa kanilang mga minamahal. At that time, kinakailangan natin ng physical distancing, pero syempre kailangan pa rin natin ng social connections at social support. Ang goal ng happiness campaign ay makapag-share ng ice cream happiness sa mas maraming Pilipino sa buong Pilipinas. Last year, nakapag-share kami ng 1 million moments of ice cream happiness. This year, gusto naming higitan yan at makapag-share ng 10 million moments of ice cream happiness. Nagsisilbing bonding ng pamilya ang sama-samang pagkain at isa sa masarap pagsaluhan, lalo ngayong mainit na panahon, ang ice cream. Nitong March 20, ipinagdiwang ang International Day of Happiness at kasabay nito, naglabas ng isang film ang ice cream brand. Simple lang naman ang mensahe ng film. Sa paparating na tag-init o summer, huwag na natin sabayan ng init ng ulo. At ang gawin natin, mag-share na lang tayo ng ice cream sa isa't isa upang sa gayon ay makapag-share tayo ng happiness, makapaghatid tayo ng saya sa bawat Pilipino sa buong Pilipinas. Layon din ang film na ito na makapagbigay saya sa mga Pinoy. Rod Macenas, ABS-CBN News. 7 senador pa lang ang pumirma sa report ng Senate Committee on Ways and Means kaugnay ng investigasyon nito sa epekto ng operasyon ng POGO sa bansa. Ayon kay Committee Chairman Senator Win Gatchalian, tuloy-tuloy ang pagpapaikot nila ng committee report sa mga miyembrong senador. Anya, nagbigay siya ng chairman's report sa sesyon nila kagabi para malaman ng lahat ang kabuuan nito. Kailangan ng 10 pirma ng mga miyembrong senador para umabot sa plenaryo ang committee report. Paliwanag ni Gatchalian, may ilang senador na hindi pa pumipirma dahil kinukon considera nila ang posibleng kita sa buwis na mawawala sa pamahalaan kung ipagbabawal ang POGO. Tiwala naman si Gatchalian na sasang-ayunan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ban sa POGO dahil mismong ang Finance Department at ang NEDA ang nagsabing walang pakinabang dito ang bansa. All the business groups naglabas na ng manifesto to ban POGO. The major ones, yung pinakamalalaki. DOF and NEDA already said, wala tayong pakinabang dyan. At pangatlo, yung crime hindi tumitigil. Hindi lang nare-report yung iba sa media. By these three accounts, tingin ko makukonbinsi ang executive na dapat i-ban. Samantala, lumantad naman ang isang dating operator ng POGO para ibulgar na ibinebenta ang mga Chinese workers sa ibang POGO operator. Tinangka din naman siyang kikilan ng isang opisyal ng PNP para mabasura ang kaso laban sa kanya. Bagay na maring itinanggi ng pamunuan siyempre ng PNP. Narito po ang unang bahagi ng special report ng operasyon ng POGO sa bansa sa pagpapatrol ni Nico Bawa. October 19, 2021, pinasok ng pulis ang opisina ng Benistar, isang licensed POGO operator sa Alman sa Uno, Zapote. Kwento ni Ruth Pomposelli, dating tagapangasiwa ng operasyon ng e-casino, may hinahanap anya ang mga pulis ng 6 na Chinese workers na biktima umano ng human trafficking. Pero nagulat siya ng pababain ang karamihan ng mga empleyado at dinala sa Las Piñas Police Station. Sabi ko, sir, nasaan po yung papel? Ano po yung pangalan ng reklamo? Ano po yung identity? Wala rin silang formal na binigay. Ayon kay Pomposelli, mula nang isinagawa ang raid, hindi na niya nakita ang mga empleyado. Nalaman na lang niyang dinala ang mga ito sa DSWD sa Mandaluyong. Pero hindi pa rin niya nabawi ang mga manggagawa at sa halip, kinasuhan siya ng trafficking. Nawawala yung mga tao ko. As in, nasaan? And then I found out na benta sa ibang POGO operator. Sa hiwalay na forum, sinabi ni Pomposelli na sinubukan niyang kausapin ang ilang opisyal ng PNP para mabawi ang mga empleyado. Pero pinatutubos umano ang mga ito. Bago pumasok ang mga e-workers sa ibang employer, may utang na kaagad sila na 600,000. Yun. Yung mga workers niyan, pipiliti nilang magtrabaho. Non-stop daw ito po. Parang slave labor. Yes, magiging slavery. Kung gusto mong umalis sa akin, lahat ng binayad ko sa'yo,
lahat ng mga ina na kong babayaran mo. Ngayon kung walang pambayad, tatawag sila sa pamilya na sa China, sa kaibigan. Kailangan mong bayaran yung ginastos. Na-dismiss ang kaso laban kay Ruth. Pero kwento niya, sinubukan pa raw siya hinga ng opisyal ng 20 million pesos para ma-dismiss ito. Itinanggi ng PNP ang mga paratang ni Pomposelli. That's very unfair to the PNP for her to accuse the PNP of doing that. Siguro he should start naming names so that these people that he will be naming, they can also defend themselves. Git naman ang ground commander na nanguna sa raid, mismong Chinese embassy ang nagreklamo at kasama ang DSWD sa tinuturing na rescue sa mga Chinese workers. Pagkakit namin nung nagkakandak na inspection yung ating City Social Welfare and Development Officer, nagulat kami yung mga empleyado nila, nagbabaan na at gusto nang umuwi. Na-overwhelm kami, gusto nilang umuwi na at ayaw na nilang magtrabaho. So in-extend din namin yung aming tulong dito sa mga empleyado na to. Sa bigong makausap ni Pomposelli ang mga workers, ito ang paliwanag. Every time na nakikita nila yung mga yon, ng mga victims na na-rescue natin, bumabalik yung trauma nila. Sila mismo nagre-request na kung pwede, hindi sila makausap. Hindi rin nagtutugma ang POGO operator at ang pulis kung ilan ang bilang ng mga Chinese workers. Sabi ni Pomposelli, 72 ang lahat ng kinuhang workers. 58 lang siya talaga. So we have the records. We have dun sa police station, may records tayo. Hindi ko alam kung bakit niya sinasabing 72. Ayon naman sa DSWD, 6 sa mga empleyado ang nakatakas mula sa kanilang shelter at ang natirang 52 na discharged noong December 2021 at hinatid sa kaanak ng mga empleyado na nasa Maynila. Pero duda naman ang PNP kung nabenta ang mga empleyado sa kasong ito. Pero aminado silang may mga pagkakataon nangyayari ito. All expenses paid ng company, yung accommodation mo, lahat sasagutin ng company. So siyempre bilang investor, ang makabawi dun sa investment mo. Siguro kung hindi sila maging effective or hindi sila productive para mabawi yung ginastos nila sa iyo, yun yung parang sigurong kanilang option. Batay sa datos na nakalap ng ABS-CBN Investigative and Research Group mula sa PNP Anti-Kidnapping Group, sa 111 na mga biktima sa 55 krimeng may kinalaman sa POGO mula January 2019 hanggang September 2022, 71 ay mga kaso ng kidnapping at ang 40 naman ay human trafficking. Karamihan ng biktima ay Chinese. Mahigit 80% na sagip ng mga pulis. Ang iba, nagbayad ng ransom o di kaya nakatakas. Pero wala pa rito ang dato sa huling quarter ng 2022 at mula ibang units ng PNP at NBI. Nico Bawa, ABS-CBN News. Pinayagan ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling na magsumite ng mga report at komento ang mga biktima ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa gitna ito ng apela ng pamahalaan ng Pilipinas na huwag nang ituloy ng ICC ang muling pagbubukas ng imbestigasyon sa nasabing issue. Tinanggihan din ng chamber ang hiling ng Philippine government na makita ang mga isusumite ng mga biktima. Nagpapatrol, Bianca Dava. Halos 6 na taon nang nangungulila si Nanay Liore sa kanyang 2 anak na napatay sa war on drugs. May 12, 2017, nang mapatay sina Crisanto at Juan Carlos Lozano sa Quezon City. Sa ulat noon ng mga pulis, mga hold-upper umano ang magkapatid na nanlaban ng huhulihin. Nakitaan sila ng baril na 45 at saka 38. Doon sa bunso ko, 38, na kung saan nakalagay. Nung unang picture, nakalagay siya sa kanang kamay niya, pero sa totoong buhay, kaliwete yun. Aminado si Nanay Liore, dating drug users ang mga anak, pero tumigil din bago pa ang oplantokhang. Nabuhayan ng loob si Nanay Liore matapos payagan ng International Criminal Court Appeals Chamber ang hiling na magsumite ng mga report at komento ang mga biktima ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay sa gitna ng apela ng pamahalaan ng Pilipinas na huwag nang ituloy ng ICC ang muling pagbubukas ng imbestigasyon. Malaking bagay din para sa iba't ibang grupo ng mga biktima ang desisyon ng ICC. Ang founder ng program Paghilom na si Father Flavi Villanueva may natatanaw na pag-asa sa imbestigasyon ng ICC. This process is significant,
significantly important in their own process of healing as well as the healing of a nation. Tumanggi naman munang magkomento ang pamahalaan sa ICC ruling. Pero giit ni Solicitor General Menardo Guevara, hindi kilala ng pamahalaan kung sino-sino ang 70 victim applicants na pumirma sa apela sa ICC. Sa pagtitipon naman ng mga pamilyang biktima ng EJK at mga miyembro ng German Parliament kahapon, nangako si Parliament Member Gabriel Kaczmarek na patuloy na susuportahan ang mga biktima. Naroon din si forensic pathologist Dr. Raquel Fortun na nagsabing kahit ilang taon na ang nakalipas, may laban pa ring mahahabol ang mga biktima ng drug war. One of the most telling, yun nga, yung mga falsified causes of death. And noon ko pa alam yan. And I've actually done an autopsy. Full autopsy, ha? Na ganyan ang nilagay, myocardial infarction. And yet, dami niyang tama, may bala pa nga naiwan sa body. Clearly, pagka ganyan kasi, meron kang panlaban. Ayon sa ICC Appeals Chamber, maaaring magsumite na kanila mga report at komento ang mga biktima ng war on drugs hanggang May 22. Tinanggihan din ng ICC ang hiling ng gobyerno na makita ang submissions ng mga biktima. Bianca Dava, ABS-CBN News. Nagpaalala po ang China sa mga bansa na maging mapagmatiyag at huwag manong hayaang magpagamit sa Amerika. Sa media briefing sa Beijing, sinabi ng tagapagsalita ng Chinese Ministry of Foreign Affairs na nagkaroon naman ng tensyon at nalalagay sa alanganin ang kapayapaan at katatagan sa rehiyon dahil sa pagpapalakas ng military deployment ng Amerika sa Asia-Pasipiko. Nauna nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 4 na karagdagang base militar sa Pilipinas na pwedeng gamitin ng mga sundalong Amerikano sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Sinimulan na rin ang 2 araw na pulong ng mga opisyal ng China at Pilipinas. Bahagi sa mga tinalakay ang implementasyon ng mga napagkasunduan sa pagitan ng Pangulo at Chinese President Xi Jinping noong Enero. The Philippines attaches much importance to this mechanism as our discussions here allow us to cover the overall relations between our two countries. As neighboring developing countries, China and the Philippines need to work together for our respective modernization and our respective development and rejuvenation. Nagtakda ang Land Transportation Office o LTO ng maximum rate na singil sa mga driving schools matapos makatanggap ng mga reklamo ng umano'y overpricing sa mga kukuha ng driver's license. Nagpapatrol, Lady Vicencio. Bit-bit ni Joed ang kanyang requirements habang pumipila sa application ng driver's license sa Land Transportation Office sa Quezon City. Kabilang dito ang katibayan na dumaan siya sa technical at practical driving course na kailangan sa pagkuha ng lisensya. Kwento niya, matagal na sana niyang gustong kumuha ng lisensya pero mabigat sa bulsa ang gastos sa driving school pa lang. Kaya nang magka-promo ang isang driving school at nag-alok ng 2,700 pesos mula sa 4,200 pesos para sa TDC at PDC, hindi na siya nag-atubiling mag-enroll. Nagtanong rin kasi ako sa dati kong mga makakilala na nasa 2K lang nagastos nila sa Nantro. Matagal ng panahon na yun. Ngayon, medyo tumaas na. Pero kung walang promo yun, igagrab mo ba? Hindi. Bakit? Kasi masyado mataas eh. Nakatanggap ang LTO ng mga reklamo ng umano'y overpricing sa singil ng mga driving school na umaabot pa ng hanggang 14,000 pesos. During the deliberation po with the different driving schools, isa po sa mga nabanggit po nila kung bakit pumataas yung mga fees nila ay yung mga ibang araw po SUV, yung mga biniling kotse. Ang LTO naman po, hindi po kami nagre-require na SUV po ang gamitin. Yung kotse po, kailangan po merong passenger brake para po dun sa instructor. Noong pandemya po kasi, konti lang po yung mga kliyente nila. So medyo mataas po yung kanilang singil. Pero ngayon po, na-open na.
So marami na po silang mga estudyante. Allowed na estudyante po ng isang driving school ay 50% po. Matatanda ang pinaiimbestigahan ni Pampanga 4th District Representative Ana York Bondok ang mataas na bayarin para makakuha ng lisensya. Tinugunan ito ng Technical Working Group ng LTO na naglabas ng Memorandum Circular na nagtatakda ng pinakamataas na halagang maaaring singilin ng driving schools. Hanggang 1,000 pesos ang maximum prescribed fee para sa Technical Driving Course o TDC para sa kahit anong class ng sasakyan. Para sa Practical Driving Course naman o PDC, hindi na dapat tataas sa 2,500 pesos ang singil para sa motorsiklo at hindi rin tataas sa 4,000 pesos para sa light vehicles tulad ng kotse at SUV. Kung magdadagdag ng code sa lisensya para sa pagmamaneho ng truck at bus, hindi pwedeng lumampas ang singil sa practical driving course sa 8,000 pesos. Kaya kung kukuha ng driver's license, hindi na dapat lalampas sa 5,000 pesos ang ilalaan ng mga aplikante. Handa namang sumunod ang Philippine Association of LTO Accredited Driving Schools sa standardization ng LTO sa ngayon. Pero kung maaapektuhan ang kanilang gastos sa operasyon dahil sa price cap, hindi sila magdadalawang isip na umapila. Itatry po muna namin mga driving school. Diba, ang rate po niya is for 15 hours, that's 1,000. Ang lambing po namin ng members ng PALADS is 1,250. Doon naman po sa rates ng four wheels, which is 4,000, ang inilalambing po ng PALADS ay 5,000 lang para po sa additional na gasoline expenses. Sa April 15, magiging epektibo ang maximum rates sa driving schools. May parusang 50,000 pesos na multa at 6 na buwang suspensyon hanggang sa revocation ng accreditation ang driving school na mahuhuling lalabag. Lady Vicencio, ABS-CBN News. Agaw pansin sa gender reveal ng mag-asawang June at Maris La Cuesta mula Lucena City, Quezon Province ang kanilang mahigit 6 na pung aso. Parehong pet lover kasi ang mag-asawa at bago pa sila magpakasal ay kasakasama na nila ang kanilang mga alaga na karamihan ay rescue dogs. Pangako po nila Maris na kahit may anak na sila, hindi magbabago ang kanilang pagmamahal sa mga aso. Bukod nga sa mga rescue dogs, may 17 alagang pusa pa ang mag-asawa. Grabe, paano yung naaalagaan? Nakalaga. 65. Una ang ban ng pagkain, 65. Oh. Pwede, bibili ng pagkain. May pambili ata eh. May pambili. But you remember yung fourth impact? Yung grupo, parang 100 plus na ata yun. Pero paano kaya nila natatanda yung pangalan ng mga aso? Oh. One, two, three. Alam nila. Yung pinicture ko yung, ano, yung mga Pomeranians, 30 mahigit. Aba, sa isang pangalan tinatawag. Titingnan lang nila sa nguso. Sabi ka, ano meron nguso sa puno? Ba't yun ang pangalan sa nguso lang? Kasi siguro ibang nguso na kagano'n. Hindi, iba na kagano'n. Hindi, siguro sa araw-araw na kasama. Pakiulit, Henry. Pakiulit. Tapos paki-zoom in lang. Sige nga ulit, Henry. Ulit, Henry. Paki-zoom in lang. Sige nga ulit, sige. Iba na kagano'n. Okay. Yan po ang mga balita. Yan po ang mga balita binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Di ako yun ah. Sure. Kau yun eh. Kau yun. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kami maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano. Nandito kami para sa inyo saan man sa mundo. Ako po si Karen Davila. At ako naman po ang inyong kabayan, Nolly Di Castro. Marami pong salamat at magandang gabi. Bayan!